gusto kong malaman ng mga Pilipino na salamat kung tinitikman nyo yung ibang produkto, ibang brand. Pero tikman nyo rin naman ako. Masarap din naman ng karne ko eh. Oo, gusto diba? Pag kumakain kayo na tocino, any product ng ano ng WenDeli, parang katabi nyo si Wendell Ramos. Yun. Hello mga ka-Global! Welcome to another episode of our Global Filipino Magazine's Kwento ng Tagumpay. At of course, kasama natin ngayon ang isang celebrity. And I'm just so lucky na meron pa tayo ng chance na makausap at makadaupang palad at malaman natin kung ano ba talaga ang purpose ng pagpunta niya dito sa gitnang silangan. Friends, let's welcome Wendell Ramos. Grabe. Hello mga ka-Global. Magandang araw po sa inyo. For sure, Global. Babati na rin ako ng mga nasa buong bawat different countries. Alam ko pinapanood ka rin dahil maraming ano, Orly, maraming salamat. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Magandang buhay sa inyong lahat. Grabe, no? Maraming salamat. Parang ano ako, parang napagod ako, nag-araro ako pagkatabi mo siya. Bakit naman? Okay. Ano sikreto? Bakit appearance mo eh para kang laging relax, chill, para kang laging kontento sa buhay? Alam mo, Orly, maraming salamat, no? Ito yung gusto kong mga opportunity na ano. Una-una, papasalamat muna ako sa the Global Filipino Magazine, no? Kasi ito, andito ako humaharap po sa inyo ngayon. Binanggit mo kanina na isang aktor, tama? Oo. Andito ako ngayon sa Dubai at kumakaharap ako sa inyo ngayon. Aktor, oo. Pero mas more on siguro na simpleng tao. Normal na tao, normal na magulang, normal na tatay, normal na kapatid, normal na anak, na kumakatawa na naghahangad na maging negosyante at maging magkaroon ng magandang hinaharap or dream or yung magandang resulta para sa itinatayong negosyo. Ang resulta kaya siguro nagiging okay despite of what happened in each of every one of us sa lahat nung nangyari. Merong mga ibang mga nawala ng mga mahal sa buhay sa mga nagdaang pandemya. We're so blessed and I'm very blessed na hanggang ngayon nandito pa rin tayo. So siguro yun yung isa sa nagbibigay sa akin ng oo, at saka ng resulta na parang buhay na buhay. Oo nga. Buhay na buhay every morning. But alam mo kaya, Odie? Ayaw ko na kita, kuya. Baka magkasing edad lang tayo. Alam mo, Orly, sa buhay kasi ngayon, yun na nga, pagkagising ko, yun na yung nagda-drive sa akin. Mm-hmm. Yung nagda-drive sa akin, okay ako ah. Okay yung family ko. Nalagpasan na natin. After the pandemic, doon na nagsunod-sunod. Hindi pa rin perfect. May mga desired and wants pa rin tayo everyday, Orly. Pero buti na lang, meron akong pamilya ko and si Lord na nagagabay sa atin. Kaya siguro, hindi siguro, I'm claiming it, kaya yung everyday ko, nagiging magandang pag-arap. Okay. You have to choose eh. You have the right to choose. So I choose to be happy. That's true. So ngayon, let's face it, kilala ka sa pagiging aktor, kilala ka sa narating mong tagumpay sa pagiging aktor. Salamat. Just tell us a short story of how you became involved now in this business. At paano nag-start ang WenDeli Meat Shop? Yeah, it all started sa nung pandemic times. 'Di ba? Very inspiring, no? Mm-hmm. Kahit papaano. Nag-start 'to nung pandemic times. Nakita ko na maraming tao na huminto lahat ng buhay. Mm-hmm. Ako, tayong lahat. And then, sabi ko, parang maraming nag-ano ngayon na online selling, ah. Mm-hmm. So sabi ko, tapos marami rin mga nagba-vlog about their lives, a day in a life
something like that. Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin na bagay na something inspirational? Yung malilibang din ako at alam ko na kikita din ako. Mm. So hindi naman ako pwede umasa sa YouTube lang or sa pag ano kasi artista pa din ako kahit papaano parang hindi siguro a day in the life. Pakikita ko yung buhay ko. Pwede, pero sabi ko, ano ba pwede kong gawin? Ah, pwede ako siguro magbenta ng ano kasi yung asawa ko, ito yung ano, paiksiin ko na lang. Yung asawa ko, nagbenta ng longganisa nung time nung ano, time nung pandemic. Naka-lockdown tayong lahat sa Pilipinas, kami. And then, sabi nung wife ko, my wife Kukay, sabi niya, Dad, alis lang ako. Alis lang ako sandali. 2 p.m, then babalik siya. Siguro less than an hour, babalik na ako. Pagbalik niya, early, meron siya dalang 2,000 pesos. So sabi ko, yeah, oh, artista ako, may naitabi ako, may naipundar tayo, pero lahat na negosyo na naman, di ba, nawala. Sabi ko, ba't yung wife ko, merong pera? Nakagawa ng pera ng lockdown? Ayun pala, meron akong kaibigan, which is si Dan de la Peña, one of my closest friend na, yung asawa niya, bumibili tayo dahil taga Nueva Ecija, meron silang food product, which is longganisa. Ang ginagawa nila na, tinawagan niya asawa ko, Mare, baka gusto mo no ano, tapos i-resell mo, mag-markup ka. Fast forward again, pagdating na asawa ko, ako nakatambay lang sa, wala tayong magawa lahat eh, no? Where we're trying to, at least, mabura yung, ano, yung anxieties lahat. Eto na. Sabi ko, saan ka galing? Iniwan ko lang din sa kabilang guard house, sa other village, yung product. In short, parang, ba't ikaw kumita? Ako hindi. Eh, ako yung padre di pamilya. Ako yung padre di pamilya. So, I think it was a sign, it was a blessing na sandali, yun yung nagbigay sa akin ng idea. So, si Mrs. talaga. Si ang nagbukas ng idea. Yes. To really come up with a bigger venture. Oh. So, what I did, sabi ko, kung longganisa si Mrs., tocino ka. Tocino ako. Bakit ako tocino? Although may longganisa kami siya. Kasi sabi ko, kailangan pag nag-sell ako, kasi sa isang pack, or di, anim. Eh minsan dahil nung lockdown, ito yung very interesting sa story, sa lockdown, sa lock-in ng mga bawat pamilya, 8, 10, dahil bawal lahat lumabas, meron ka pa mga kasambahay na iba, or kamag-anak, kulang yung anim, ano yung hatiin mo yung ano, eh nagtitipid lahat ng tao. Even us, lahat tayo. Talagang pagpapakumbabang, nagtitipid ang lahat ng tao. So kung tocino, tapa, alam mo naman ang Pilipino, by portion. Okay, by portion. Tama ba ako? Oo. Tapos puno na. So, mabilis ko siya may bibenta. Pero, syempre, tsaka ayoko rin maggain yung negosyo ng kaibigan ko. Pero, thank you rin sa kanila dahil binigyan din nila kami ng idea. And up to now, in-acknowledge ko sila na salamat sa inyo kasi kayo yung naging instrumento ginamit ni Lord para magkaroon din ako ng idea. At gagawin ko na rin silang reseller sa Pilipinas. Tinawagan ko ngayon, tinawagan ko kagad si Ma'am Christian, which is the iFranchise, our CEO. Sabi ko, boss, at may number niya ako. Ang akala ko, wala na kami number. Yung last time, 10 years ago pa kami uli nag-usap. Another good sign. Wala ang number, Mrs. ko. Ako meron. Okay. Sabi ko sa Del, pandemic times ha. Mga tol, pandemic times. Sabi sa akin ni Krisha, sabi ko, boss, baka pwede tayong gumawa ng tocino. Kasi may komisari siya eh. Baka lang pwede, sabi ko. Ang plano ko, mag-ano muna ako, utahin ko muna yung production, and then bayaran ko siya later on. Eh. Pwede naman ganun. Sabi niya, sige, bibiling ko yan. Hindi, sabi ko, production lang po ako lang. Sige, mag-meeting tayo after, give me 3 days. After 3 days, hindi bumalik sa akin. Mahaba ako magkwento, or di, matutuwa ka dito. sabi sa akin ni Krisha, sabi ko, after 3 days, hindi bumalik. Sabi ko, punta na lang ako sa Marikina. Sa mga palengke, labelan ko na lang yung product ko, bibili nila to. Akin naman to, ito sino ko to. Pero after a week, bumalik si Krish. At pagpunta ko sa office ng iFranchise, because they have this commissary kitchen, malaki ang commissary nila.
na tie-up ng blue okay. spot. Ito na. Ito na maganda. Ayun niyo akong pagtanungin. Hindi, wait. Ito na. Pagdating ko, this chef ako. So may food tasting. What I'm trying to say, Ordy. I'm very humble to say. And I'm willing to do a testimony sa nakakarami na kahit artista ako, pwede akong, oy, mga tatay dyan, kaysa mag-anxiety kayo, no? Or sa ibang mga artista, pwede pa rin tayong gumawa ng marangal na trabaho. Mm-hmm. Pwede kayong kumala sa pagiging artista. Mm-hmm. Hindi lang artista, doktor, kung sino ka man. Mm-hmm. Yung mga piloto nga kaibigan ko, nag-drive ng Grab. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. And real talk yun. Mm-hmm. So, yun yung point ko. Imaginein mo, binigyan ka agad ako ng mas magandang komisari ni Lord dahil I'm willing to do such things na alam ko na makakapagbigay inspirasyon sa tao. Kasi yung Prada ko, pag sinel ko, alam kong pag binenta ko doon sa mga tao, pag may pamilya ka, bumili ka ng Prada ko, bukod sa masasarapan ka na doon sa ginoo ng commissary kitchen ng i-franchise sa WenDeli ko, matuturoan mo pa yung pamilya mo nung lockdown. Nagumawa sila ng sarili nilang, yun ang purpose ko eh. Gumawa ng sarili nilang food at ibenta nila. Mm-hmm. So you will teach your family, your kids, hindi lang para madamay din sa pagkaka... Dahil hindi naman sila sanay ng ganun eh, nakulong sa isang bahay. So yun yung purpose ko. Kasi maraming lumapit sa akin, Ordy, nun, na nanghingi, literal, boss, sir, mga trainer ko. Sorry, ayoko nang magbanggit pero... Sir, baka pwede po ako makahingi ng mga makakain. Wala na po kami makakain. Parang ang hirap, magbitaw lang, ito lang yung bibitaw mo, and then ayaw mo na ulit magparamdam. Kasi even us, hindi mo rin alam kung until when yung pandemic. So ano ba yung pwede ko ibigay, di ba? Na yung kikita ako, and at the same time, sila rin kumikita. At nalilibang. Tulong na pang matagalan. Yeah. Oo. So, yun but it is your name that is the name of your business. May anong pressure doon? WenDeli. So ikaw talaga yun. Was there any of course problems in the starting point? Kasi dapat ano to, ayos to kasi pangalan ko to, 'di ba? Oo, sobra. So ano yung mga challenges and ano, trials? Marami kasi nag-start na kami nung 2020, if I'm not mistaken, sa Pilipinas. On and off eh. Mahigpit sa atin eh, sa Pinas eh. Mamiya, may variant na naman na dumating. So, stop na naman yung production namin. So, dun dumadating yung struggle na sabi ko, talaga, ang gusto ko nung matuloy yung, ano ko eh, yung livelihood ko eh. Gusto ko nang kumita, artista ka pa, and at the same time, sana makatulong na ako. May mga reseller na kaming umasok. Okay. Kasi may tie-up kami sa iFuel. Nagbibigay din kami for livelihood sa mga nagpapagasap sa gasoline station namin. Oh. Instead of giving this toy, souvenir, na 1,000 pinagasap mo, kami, mura mong makukuha, presyong komisari makukuha mong 200 grams na tocino. Talaga. Yun ang livelihood na binibigay ng WenDeli sa Pilipinas. Okay. WenDeli is selling chicken embutido, chicken tocino, yes. Tapa, daing na bangus. Yes. So, and we know that kahit saan nandyan yung competitors, ano yung edge ng WenDeli sa versus this, big brands of, you know, tocino outside. Yeah, around. I'm sorry, around. Actually, sa Pilipinas pa lang, yan ay inisip ko, di ba? Mm-hmm. What more dito pa? Mm-hmm. For sure, ang hirap ng competition dito. Kaso mabait si Lord. Ayan. Pasintabi na lang po sa iba man nagdenegosyo. Uh-huh. Hindi ko kasi inugaling makipag-compete sa iba. Pero kung yun talaga yung kultura ng negosyo, uh-huh, okay lang ako, lalo na kapwa ako Pilipino, okay lang. Sorry na lang, pero ang guaranteed lang dito sa WenDeli na nasa Dubai, we have this partnership with Blue Spot Kitchen. Mm-hmm. So our products came from here. Mm-hmm. Halal. Mm-hmm. Halal kami lahat. Mm-hmm. Definitely fresh yung aming product. Hindi siya na-stuck na matagal. Although mga products kasi may expansion of at least mga 6 months expansion to... Or... Yeah. So, kami, ingredients, syempre, galing Pinas lahat yan. Yun yung inano namin. Pero we have this commissary na nandito. So, yun po yung
blessed sa amin. It's a blessing na ang product kong binibenta, ang binibenta namin dito, it's with the partnership. I save. Yes. Kasi nandiyan yung pangalan mo talaga. At ng best spot. Oo. Kitchen. Oo, okay. Yeah. So ngayon, let's invite everyone. Kasi you mentioned about resellers a while ago. It's not only eating tocino, bangus, or yung mga meat products that are coming from WenDeli. Paano din kikita habang kumakain? Simple lang. Simple lang. Habang kumakain sila noon, we have this to be a reseller, di ba? Mm-hmm. Meron kaming they can distribute also. Okay. Pero yung sa akin, yung sa, i-simplify ko yung, okay, yung okay. Part ko. Mm-hmm. Pagka bumili ka, kung buyer ka lang ng ano ko, or you're a reseller, mm-hmm. pwede naman nilang kontakin yung WenDeli, no? Dito. If they want to be a reseller, kahit yung mga nandito sa Dubai, pag reseller ka, alam mo naman kung ano yung presyo ng ano mo. Makukuha mo siya ng commissary price. Okay? You can mark up the product itself ng bahala ka na kung magkano. Oh, talaga? Oh, okay. Yes. For example, kasi ito. For example, ang product sa Pilipinas, yung bibigay ko figure sa'yo, 280 ang tusinong... Actually yan? Oo. Okay. Makukuha ko siya sa komisari ko ng... Sorry, may mic. Makukuha ko siya sa komisari ko ng mga 230, oh? 240. Talaga? Eh, masarap yung product ko. Walang maghahabol sa inyo dahil may B5 kompleto tayo. Kaya, because it's under iFranchise. Okay. At the same thing here, the iFranchise partnership. So, kung reseller ka, kung pwede mo siyang gawin na kung 280 talaga yung price na sa labas, pwede mo ibaba ng 275. It depends kung ilan ang order sa akin. Pwede mo ibaba. Okay. But you will not be here forever. Paano? Sino contact natin dito sa Dubai? Of course, we have this Blue Spot Kitchen. Okay. WenDeli, WenDeli page. To know more about WenDeli. Yes po. Okay. And magiging ano naman kami, magiging after nga this, ano, early after this, kaya nagpapasalamat kami sa inyo kasi magpapatulong din kami sa inyo where to find the WenDeli. Ideas or okay. And to put the business. Where we can find and the WenDeli, we just visit WenDeli. But where can we find the actual products? Actual which supermarket products? Is selling this? I think nasa New Era. New Era, yeah. New Era. Malang new Era. Amin. Dalawa New Era. We are marami, pinuntahan ko na po. Lima. Two New Eras. Marami. One, two, three. Tatlo! Mura ka ba't? Oh, kalala ko po ba? Mura ka ba't? Yung mga kasama ko iba medyo nagre-relax ng konti. Pero ako hindi. Nag-focus ako. Nga, no? Kasi gusto kong malaman ng mga Pilipino na salamat kung tinitikman nyo yung ibang produkto, ibang brand. Pero tikman nyo rin naman ako. Masarap din naman ang karne ko eh. Gusto nga. Pag kumakain kayo na tocino, any product ng ano ng WenDeli, parang katabi nyo si Wendell Ramos. Yun. At saka bakit? Siguro itatanong mo sa akin, ito, gumagana na utak ko. Orly, hindi ako artista dito, tindero ako. I just want to inspire everyone. Mm-hmm. And ito maganda. Habang kumakain ka ng product ko, okay? Tocino, bakit dito ko pinili? Sabihin mo, habang kumakain ka ng longganisa ko. Kaya, habang kumakain ka ng longganisa ko. medyo ano yun, medyo gandahan na lang natin. Habang tinitikman ako at nasasarapan ka sa karne ko. Ah, yan. Okay. Yan. Talaga naman na, talaga matutuwa ka kasi Pinoy na Pinoy. Kaya yan po yung pinili ko, itong Dubai. Pag TikTok ko yun, ha? Dapat may ano kasi, yun. Alam ko po dito sa Dubai, kamusta po, kain lang po kayo. Susunod, okay. Mag-WenDeli rin po kayo. Okay. Yan. Dito kasi sa Dubai, ang mga Pilipino, every time na nandito ako noon, di ba, taping lang kami. Tapos yung mga kapwa ako Pilipino, kuya, kamusta ka na? Okay, oy, na po, gano'n kayo katagal mindset. Na dito? Gano'n na kayo katagal dito? Magto 2 years po. Ha? Kami, araw pa lang kami nagtataping, bored na kami, lungkot na kami. But you have a different purpose now that every day na lang parang inspired na inspired. Kasi iba yung
di ba? Iba yung dating ng ano mo ngayon. Kaya yun yung maganda, habang kumakain ka ng tocino, make a video chat ka, ang pamilya mo, eh may WenDeli rin sa Pilipinas, magkakamdan tayo ng production ulit doon na palalawakin. So global talaga ang magiging ano. So habang kumakain ka ng tocino, bukod sa parang sana pabalik-balik na lang ako dito, definitely yan, in God's will, no? So kumakain ka, kaharap mo yung asawa mo, nag-aalmusal din siya. Or bad siya, baka tanghalian na siya, ikaw almusal pa lang. Tocino yung kinakain yung pareho. Sabay kayo, di ba? Sabay kayo. Yun ang ano. Pareho kayo may WenDeli. Tapos mamaya, nandito na naman pala ako. Uh-huh. So para ka lang, nasa, para niya ka lang si Wendell. You tapos bring itong, the Philippines here, here in Dubai. Yes, you, in the form of your meat products. Yes po. I want to end that this conversation in that kind of statement kasi gustong-gusto ko pong pag-usapan natin ang ibang bagay, but alam ko naman na babalik ka, di ba? Oh, no. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin. But before that, your message to the entire Filipinos in the UAE. Yes, maraming salamat, Emirates, no? Maraming salamat sa UAE, sa lahat ng mga, especially Filipino communities, to all the medias. Of course, the Global Filipino. Maraming salamat po, Orly, and to all the staff sa inyo, mga kapatid, for acknowledging and for giving me this opportunity na makapagbigay ng a testimony. And I don't want to be, not to be perfect, just want to be maka-inspire man lang, a good testimony, hindi maging bida kung kanino man, kundi magandang isang halimbawa, no, para sa mga isang magulang din, at mga kapwa Pilipino na nandito. Kasi kung ano man yung naitayo kong negosyo, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin lahat sa Pilipinas, yun din yung alam kong pinagdadaanan nyo dito. Baka nga mas magbigat pa yung pinagdadaanan dito dahil malayo sa pamilya. Kaya ang naging inspirasyon ko po at dininig ng Diyos is yung mga kapwa kong Pilipino na nandito, OFW. Kayo po yung naging dahilan kung bakit ako ngayon ay very aggressive at nagpapasalamat tuwing umaga. At ang sponsor ng aking WenDeli dito? Of course, the Blue Spot and My Eye franchise here in Dubai. Maraming salamat. Thank you very much. God bless everyone. Wendell Ramos. WenDeli, bye everyone. God bless. Alam ba sabi nila kay Orly? Stay safe. WenDeli, WenDelight, WenDelicious. Sabi mo muna kuya Orly. WenDeli, WenDelight, WenDelicious. Yon.